Say good morning po mga karipa. What's up? What's up? Let's go. Mga karipak, naka-ninja na naman tayo. Ayan. Ninja. Kaya sobrang init. So, ito mga karapak ang nagagawa ko na sa taas. So, ayun mga karapak. Yun, tinuturo. Naglalagay na ako ng poste. So, maglalagay ako ng apat na poste. Ang taas yan mga karapak is 9 feet and a half. Yan. Dahil nga hindi accurate yung mga bakal na ano. Mga bakal na 20 feet. So, kapos siya ng mga ano. Sa isang bakal, kapos siya ng mga 5 inches, no? So, kasi naka-estimate lang yan. Yung budget niya ng apat na poste is ano lang. Dalawang 6 meters, no? Tapos pag-aatian ko, no? So, hindi accurate po na tawag nito na 2020. So, magdudugtong na lang ako doon sa dalawang poste dito sa likod doon. Ay mga karipak, kasama ko si Boss Alan ulit. Yan. Si Boss Alan. So, ay mga karipak, yan. Unti-unti. May nagagawa na tayo sa ating munting barong-barong. Sana matapos na. Maliit lang pala ang budget ko dyan mga karipak, no? Kaya budget meal lang ang gagawin kong bahay. Siya nga pala mga karipak, hindi po tayo professional na gumagawa ng bahay, no? Hindi tayo professional na welder. May experience lang tayo sa pag-welding dahil ng mga kabataan natin eh nag-helper-helper tayo sa mga shop, sa mga construction, helper-helper, no? So, hindi po tayo, ano, pero yung mga level-level naman, medyo may alam tayo ng konti, no? Sa konting sukat. So, eto mga karepak. Bali, linagyan ko siya ng angular dito. Tapos may dalawang bakal pa doon. Pero naka-welding na po yung mga naka-full weld na yan, no? So, eto yung poste natin. Yung angular tapos may dalawang bakal pa ron na ito. So dun pa lalagay pa tayo doon. So hindi kasi pantay yung nung ginawa tong bahay ko dati mga karipak, nagtatrabaho ko dati, no? To ginawa tong bahay ko, may gumawa dito na kakilala ng biyanan ko, so niras niya to. So hindi talagang kwadrado na kwadrado yung bahay, no? Hindi kwadrado na kwadrado yung bahay. Kumbaga parang hindi libelado. So ito dinaya natin sa taas. Pero nakuha naman kahit papaano. Ayan. So bali doon na magiging hagdanan ko mga karapak. Doon sa bahay, ayun. Hindi gumagawa doon sa kabila. Parang ganito rin. Trashes na bakal din. Kaso nilagyan niya na simento yung sa kanya. Yung dingding niya ay simento. Kasi punong-puno ng posting, malalaki yan sa baba. Yung sa akin kasi mga karipak is, may mga post ito maliliit lang. Yung posting pantay lang ng pader. Yan, sobrang liit. Kaya binigyan ko lang siya ng biga. Yan, pinakabiga niya. Tatata. Yan, biga pa ikot. Para kahit pa paano may tibay. Tapos dahil sobrang liit ng bahay, so nag-extend ako dito na parang hanging, no? So bala ko kasi lagyan siya ng terrace doon. Yan, bala ko kasi lagyan ng terrace doon. Terrace doon, yan. Terrace na maliit para mga sampayan. Para may balkonahin. Tsaka para lumuwang yung dalawang kwarto. Bali, dalawang kwarto kasi sumakari pa kasi sa taas, no? So, ayun. Malaki-laki mga bakal na ginamit doon.
tayo mga ano lang. Pinakamalaking bakal natin is 2x3 lang no, na makakapal naman ginamit natin. Kasi yung budget natin is maliit lang ang budget natin. Doon yata nakagastos na sila ng 150,000 no. Hydraulic board na in-order namin kahapon, nandiyan na dumating na 8 no. So nakamura tayo. Sa ibang hardware kasi is 1,050 siya. Tapos doon sa pinunta namin is 930 ang isa. So tumawad din ang misis ko. Buti na lang pinatawad tayo kahit wala tayong kasalanan. Nakatawad tayo ng 900 na lang no? So nakasave tayo ng 30 pesos kada isa.
So, ay mga karipak, no? Nakakadalawang poste na tayo, no? So, sobrang init, grabe. So, ayun, ito, yung poste natin dalawa sa may likuran, no? Parehas na 12 feet. Tapos, 10, no? Alas 10 yan, no? So, kasi, kapos ang ating bakal, so nagdugtong tayo mga karipak, no? So, ayan, pinakadugtong natin mga karipak, no? Ayan, naka-full weld naman, na. Naka-full weld. Okay. So, ang ginawa ko, doon sa kabila, nilagyan ko pa siya ng flat bar, ayan. Nilagyan ko siya ng flat bar sa likod para sigurado. No? Ayaw ko sa iba kung ano yung ginagawa. Pero ako, feeling ko ito, matibay na ito, no? Naka-full weld na siya, tapos nilagyan ko siya ng flat bar sa likod. No? So, hindi naman kasi abale, no? So, kasi sa likod dito, no? Hindi naman siya matatakpan ng... Ay! Hindi siya matatamaan ng pandingding ko, no? So, nasa ano na lang yan. Ngayon, ilalagay kong hard flex. Yan, bali naka-full weld dyan na. Flat bar sa likod. So, dito hindi ko nilagyan dahil dito kasi tatamaan ng... Dito kasi lalapat yung... tawag nito? Yung hard flex. Yan, dito. So, tsaka dyan, ganun din sa kabila. Dito rin lalapat yung hard flex. Sa may likuran. Tsaka dito, no? So, ito kasi nilagyan kong flat bar. Na to. Hindi naman tatamaan yan, eh. Baga nasa loob lang ng bahay yan, eh. So, tago yan, tago. No? So, ayun mga karipak, dahil tanghali na. At sobrang init. Sobrang init. Andito tayo sa may dingding. Spider-Man tayo dito. So, magbe-break muna tayo. Kakain muna tayong tanghalian, mga karipak. So, mamaya, continuous natin. Haus.